So we invested in a motorcycle. Gumastos kami almost 80,000. Kasi, so this one, ipapakita ko sa inyo kung magkano na yung kinita within. Sa mga nagtatanong na and they want to have their own business or laundry business in particular, this is really. Hi guys! So it's Tuesday and another chance to work out today. Kahit nakakatamad ang weather, can you see that? Ilang araw nang maulan, but I am really grateful kasi parang pag-ulan is a blessing. So, yeah. Let's claim it. Maraming dadating na blessing sa atin. And I'm going to start my day. It's nauna akong medyo mag-work ng konti kasi may mga kailangan akong sagutin na email. So, ngayon na ako magkaroon ng time. Bakit dito 8 a.m. pa lang? Ngayon na ako magkaroon ng time na mag-work out. So, I think it's 10 a.m. na rin naman. So, yeah. Workout muna ako, guys. Gusto niya bang sumama? Ay, meron lang pala akong isang update sa inyo. Kasi a lot of you are asking kung ano yung ginagamit ko sa aking kilikili, tinakaluban. Oo, dami kong nare-receive sa Instagram ko. Kasi I think most of the time, nagpo-post ako talaga ng workout video. So, tinatanong nila, ano daw ginagamit ko sa kilikili ko? Well, nahiya talaga ako every time pinag-uusapan to. But I think I have to conquer my kahihiyan. Simula nung nabuntis kasi ako, I do laser before. Pero hindi pa ako nakapagpa-whitening. Pero, it doesn't mean na maganda talaga yung kilikili ko, ha. Sobrang imperfect yan. Pero, alam mo, ito talaga yung pinaka gusto kong, yung pag nakakakita ko ng babae na maganda yung kilikili, maputi. Parang, alam mo yung parang gusto ko ng maputing kilikili. Not just maputi. Gusto, ayoko yun lang yung maraming, parang chicken skin. So, nagpa-laser ako. Pero, natigil siya. And, lalo na ngayon, pandemic, diba? So, medyo nangitim talaga yung kilikili ko that time. Nagkaroon siya ng parang gulod-gulod and my chicken skin nga hindi na ako nakakapagpa-laser. So, ginagawa ko, iniisa-isa ko na lang siya. Pero konti na lang talaga yung tumutubo. So, right now, eto na siya. Ganyan siya. But, yan. Hindi siya ganun kaitim like before kasi nga I'm using something. And I will be bringing you in one of my nightly routine. I'll be posting that. Abangan nyo. Lalabas ko na yung mga kahihiyan ko. Charot. Hindi, so, doon ko ano yung ginagamit ko. Okay, abangan nyo na lang, guys. Para naman, subaybayan nyo pa ako, supportahan nyo pa ako sa mga kaartahan ko. Yes, mommies. So, alright. Mag-workout muna ang lala mo. And then, para later, I have energy to start my day. And, kasi I need to vlog. Yun, contents ko, kailangan kong ayusin. And when it comes to yoga naman kasi, ang mahalaga dito is you listen to your body. Alam mo kung ano yung kailangan ng katawan mo right now. Alright guys, so I'm done working out. Nagpawisan ako ng very light. Di talaga ako masyado pinagpapawisan. Nagaya na kumain yung dalawang anak ko. Yung asawa ko at anak ko. So, see you guys later. Bye! Hello guys! So, I'm done. Yan, nakaligo na rin ako. And nakakain na rin ako. Mamaya, pupunta ako sa shop. Kasi, I need to vlog doon. And, i-update ko na rin kayo regarding our laundry business. And also, eto pala. Since nandito na ako ngayon sa workplace ko. At gawa ko na rin naman ngayon itong Grab negosyo accounting natin. So, nilalagay ko dito ang kita everyday net.
and magkano yung na-remit and magkano yung expenses. So, gusto ko na rin kayong update dito, guys. Para naman, kasi ang dami kong nare-receive na tanong from all of you. At kung paano ba yung process, paano yung kitaan, and also yung mga friends ko talagang nagiging interesado sila to have this Grab negosyo. Kasi nag-vlog ako niyan before, so ilagay ko yung link sa baba if in case hindi nyo pa napapanood. So, what I can say is that, ito kasi, kaya explain ko sa inyo later, but gusto kong ipakita sa inyo kung magkano lahat yung kinita namin sa Grab, okay? Ang driver namin is driver dito sa bahay. So, there are times talaga na hindi siya nakakabiyahe kasi may mga kailangan gawin dito sa bahay. So, nag-start kami July, in total of July, August, September, October, November, October. So, in 3 months, talagang siguro 30 days lang siyang nakabiyahe. Okay? So, kaya gusto kong ina-account ko lahat kasi I wanna know if it is really feasible or talagang okay siya na gawing negosyo. But, syempre, it always depends, okay? Depende yan sa driver nyo. Or kung ano yung the way kayo maghahatian. So, we invested in a motorcycle. Gumastos kami almost 80,000. Kasi, mura lang na, yung motor naman is 60,000. So, you have to pay pa for yung mga boxes nila. Bibili ka pa ng boxes ng Grab. Lahat doon ng expenses sinama na namin. Including also yung upgrade niya ng license. And also yung mga, niya din yung motor para mas comfortable siya. And also, yung mga ginagamit niya since maulan ngayon, raincoat, kasama na yan. Lahat sa expenses, okay? And yung mga paglakad niya nung application niya sa Grab. Okay, sinama ko din lahat yon. So, all in all, may copy din ako how much namin nagastos. So, mga 80,000. Just a rough estimate. So, this one, ipapakita ko sa inyo kung magkano na yung kinita within 3 months. And average niya, kung ilang days siya nagtrabaho. And, ito lang kasi guys, depende talaga yan sa sipag ng driver nyo. So, ang ginagawa namin is hati kami, net of all, taxes, charot. Net of all, kung baga, bawas na yung expenses doon, lahat bawas na. So, paghahatian namin kung ano yung net doon. So, yung gastos sa motor, minsan kasi, ang common na gastos lang naman is gas, okay, everyday. And, mostly, yan, yung mga maintenance siguro ng motor, yung mga change oil, pero bihira naman siguro once a month, isang beses pa lang siya in 3 months nagpa-maintenance ng motor. If ever, kunwari makakahanap kayo ng magaling na driver, not magaling, I mean, ng mapagkakatiwala ang driver na talagang ifu-full-time niya ang pag-grab. So, what you can do is naisip din namin to ni Daddy, pwede nyo rin siyang gawing parang taxi. Alam nyo yung meron silang boundary, pwede nyo rin yung gawin para wala ng sakit sa ulo. I mean, everyday, automatically, the driver will give you a certain amount of money. Like, for example, 600. In the future kasi, kung makakahanap kami ng driver, baka ganun na yung gagawin namin. Boundary type. Para hindi na, alam mo yun, hati-hati pa or what. So, once na ma-secure na ng driver yung 600 pesos sa kanya na lahat yon, net yon. Okay? Net will be 600 a day. Kasi, compute nyo guys, ha. Yung kayo ng calculator. Pasensya na. Kung 600 pesos a day kayo, pagpalagay na ang biyahe niya is sa loob ng isang buwan is 26 days. Sabihin na natin Sunday hindi siya magbabiyahe, which is malakas pag Sunday. 15,600. Ito ang kikitain niyo monthly kung 600 a day. So, i-times natin sa pagpalagay na 6 na buwan. So, sa 6 na buwan, mababawi niyo na 93,000 na to. May kita na kayo ditong 15,000. Mababawi nyo na yung in-invest nyo sa motor. So, in 1 year, doble na yung kinita nyo. And, syempre, motor is also, pwede mo siyang ibenta kung ayaw nyo na, diba? So, mabenta mo ba siya ng 50,000, 40,000? So, bawi-bawi ka na lang din. Alright? So, yun yung gusto namin gawin in the future. But kasi, sa estado or sa driver namin na ngayon kasi, kailangan din dito siya sa bahay and parang sideline lang siya. So, in the future, yan, sana magawa namin. Yan, kayo, kung gusto nyo gawin yan or gusto nyo masolo nyo yung
nung kikitain nyo sa Grab, edi go, push nyo yan, okay yung sideline. Kasi abot ka ng 1,700 a day, ganyan. 8 jobs siya, or 8 na balikan. Usually ha, nakaka-1,700 siya. So, depende kasi yan sa layo din eh. So, yan. Ito, may group kami kung saan sinesend niya yung mga expenses niya, ganyan. So, ako ina-account ko na lang. So, yan, makikita niyo, oh. 1,175, so, yan, nakalagay dyan per day. Per day yan. So, nilalagay niya din yung expenses niya. Ayan, so, yung remittance niya, minsan GCash sa amin. Alright, so, pakita ko sa inyo ngayon, ito. So, yung ginawa ko, ayan, makikita nyo, Grab negosyo. Description. Yan, nag-start kami kung makikita nyo July 16. So, total earnings niya for a day, 1,240. So, 131 yung expenses niya. Minsan may mga merienda dyan, expenses, ganun. So, total cash remitted, palagi kami naghahati sa net. Okay? So, this is the net. So, kung makikita nyo, nilagay ko na rin dito how much. So, nung July, wait, nung July, total lang yung kinita namin is 4,800. Yan, yun yung remitted niya sa amin. Pero net, kung magsosolohin nyo, is 9,000. Kung ikaw yung driver, ikaw yung may-ari. Okay? Ito, August, 11 days lang siya. Kasi nagkasakit din siya dito and maraming pinapagawa sa bahay. So, ang net namin that time is 6,000. September, it's 5 days lang. Marami rin pinagawa sa kanya dito. So, 2,300. Ngayong October, medyo madalas na siyang bumabiyahe. So, 13 days siya ngayon na nakakabiyahe until dun sa remittance. So, this one, 6,900. So, total natin is 19,976. Okay? So, in 37 days, ito yung kinita namin. Alright? So, in-average ko siya, 550 a day yung net. Okay, sa 37 days. So, paano ko ba siya kinuha? 19,000 dinivide ko sa 37. Tapos, 550 siya a day lumabas. Okay? So, nag-computer na tayo, guys. So, gusto ko lang ma-compute yung average natin. So, kung paplanuhin na namin yung magiging mangyayari is yung ano yun, yung boundary type na nga, aabot nga siya ng, parang same lang din naman, 660. But, syempre, ito kasi minsan half day lang siya. So, mas bound to, mas malaki pa yung pwedeng kitain nyo. Kung hati din, okay, pwede din naman. So, depende sa inyo ngayon. Kasi, ang gusto lang namin is, parang, consistent, trabaho type, gano'n. So, kung may ilang motor ka na mabibili at mapapagrab, makakanap ka ng maayos na driver, the key here is to find mapagkakatiwala ang driver and masipag para naman madali yung mabawi yung investment nyo. Alright, so that's the update for our Grab negosyo. Alam ko sasabihin nyo medyo maliit lang, but syempre, given nga, iba-ibang circumstances naman yan, but yun nga yung scenario namin ngayon. Kaya, if you wanna try it, okay, pwede naman, madali nang naman. Kaya, go, push nyo yan. Basta mapagkakakitaan tayo ngayon. Alright? So, yun lang naman guys, ang update sa ating Grab negosyo. And, yan, mag-aayos na ako because pupunta kami sa laundry shop mamaya para mag-vlog doon. So, dalhin ko din kayo doon para naman may konti kayong idea. Ano na ba nangyayari sa laundry natin? Okay? So, today is the update of our all pagkakakitaan negosyo. Yan, sa buhay. Kaya, thank you guys for watching. So, kita-kits tayo sa laundry later. Hi guys! Okay, and nandito tayo ngayon sa laundry shop natin. And, bigyan ko lang kayo konting update. Okay naman. Di siya ganun kadami, but we're still surviving. And what I can say is, naiintindihan niyo ba ako? What I can say is really, kumbaga, pandemic-proof talaga tong laundry business. Kasi, marami pa din ang nagpapalaba. Kasi syempre, lalo na ngayon, maulan. And a lot of us is mas naging busy actually. Kasi syempre, may mga side hustle tayo. May mga anak tayo na tinuturuan online. So, mas madalas na mas kailangan nating magpalaba. Uy, maganda yung lighting dito.
And so, yeah, I think this business, sa mga nagtatanong na, and they want to have their own business or laundry business in particular, this is really a flourishing business or a profitable business still kahit na may pinagdadaanan ang ating mundo ngayon. So, also, na kausap ko din yung friend ko, si Sarah. Hi, Sarah! Na meron siyang laundry business sa Laguna. And they told me na talagang, yes, they are still earning pa rin, na okay pa din talaga yung laundry business nila. It is in Laguna. So, yeah, nakakatuwa din naman na talagang okay pa din yung business. And marami pa rin nagpapalaba. And so, we're just looking for a lot of ways na magiging okay or magkakaroon tayo ng mga, alam mo yun, mas susunod natin yung new normal guidelines dito sa laundry shop. Or we're following mga protocols naman para maingatan or maprotektahan natin yung shop, yung staff natin, and everyone here. Inaayos namin ngayon is yung going cashless namin. So, I'm gonna post a video about it very soon kung ano yung ginagamit namin ngayon to go cashless. Kasi I really believe na kailangan natin maging cashless ngayon kasi nga lahat ng tao takot to even touch anything outside. So, it changed our behavior from everything sa paglabas, sa pagbabayad, and most of the consumers will opt or will prefer to go to establishment na tumatanggap na ng mga cashless payments. But syempre, still have to check yung market natin kung they are okay for that change. But still, alam ko, we are already used to doing cashless payments like online deposit, GCash. Marami na rin nagbabayad talaga sa amin ng mga through that. Ayan. So, yun lang naman, guys. I'm with Daddy. Siya yung maglalaba ngayon. Yun lang naman, guys. Thank you all for watching this video. And I hope you like this video. Don't forget to hit like, share, subscribe for more videos like this. Bye!